Monday was a day full of birth pains as the Department of Transportation began implementing the No Vaccine, No Ride policy. This means those who cannot present a vaccine card will be prohibited from riding public transportation around NCR. Public utility drivers, particularly those without terminals, find it cumbersome to check the vaccine cards of their passengers. For some, they'll implement it only if there's an enforcer around. Hindi naman yun namin kasalanan yun. Mahuli kami ano, walang ano eh. Sa kabal po yun eh. Nasabihin mo, hindi naman sila maniniwala. Sa kalaran na lang oh. But even some drivers were found to be unvaccinated. Hindi muna pa kami ng pasensya sa inyo na hindi pa po kayo pwedeng mag-drive dahil ano ba yun po? Opo, hindi pa po kayo fully vaccinated. Warning po, palang muna po sa inyo, sir, no? Aside from the unvaccinated passengers, only had their first dose, are also not allowed to ride public transport. Papapalikigan muna namin. Isa muna, brother. No? Second dose ko, sir, sa 5. Hindi ko po alam ngayon, sir, kasi naka-uwi pa ako kagabi, sir. Uwi na lang muna ako, sir. Law enforcers admit they can only do so much. They admitted that they need the assistance of LGU traffic enforcers. Yan po yung isang pinoproblema natin ngayon, no? Kaya nga po, chinecheck natin maigi yung mga ano nila. Kaya dapat po may dala silang government ID or yung tinatawag natin third party ID, yung ano nila sa kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. The president of a group of jeepney drivers urges his members to cooperate with the government in implementing the measure. Ang kahilingan nila noon sa LTFRB ay sila payagan pumasada kahit 100-200 kumita. Ngayon naman pong pinagbigyan na tayo, ako'y nananawagan na rin sa pamamagitan ng teleradyo na unawain po natin ang sitwasyon, mga kasama-sana buhay. Tayo po ay sumunod. Dahil itong kautusan na ito ay meron duplano ang pamahalaan. At the North Port, passengers crowd the entrance gate hoping to go home to Visayas or Mindanao. But aside from a negative RT-PCR test result, they also have to be fully vaccinated. Wala nga, karamihan wala eh. Kaya hindi nakasakay daw. Isang sabi niya, pag may bakuna, ano, wab test, kahit walang bakuna. Sabi lang iba. Pero, ngayon, may bakuna na. Wab test ang hinahanap. Pangano na, 4 na araw eh. Oo, tinitest namin na eh. Manila's gateway, Ninoy Aquino International Airport, is reminding passengers of domestic flights to prepare their vaccine cards and a government-issued ID or company ID before proceeding to the airport. This policy is the same with PITX and the railways. The Department of Transportation clarified there will be no penalties for those flagged down by enforcers today. Stricter enforcement will start Tuesday. But convenience is far outweighed by the health benefits that we are getting by doing this policy. So ang tayo, we are just telling the drivers na sige, check nyo lang. We're not even asking them to look kung valid o hindi yung ano eh, yung vaccination card. Basta yung vaccination card at saka yung ID, pareho ang pangalan, then they have, I think that's okay. The Department of Transportation asked for the public's understanding as they adhere to IATF protocols. Exemptions to the policy are those with medical condition and those who could prove that their trip is essential. Jackie Manabat, ABS-CBN News.